Guys, Bolt is 5. Naisipan kong gumawa ng reaction video dahil since when I was in grade school, fan ako ng Bolt is 5. Ganun pong katagal yung Bolt is 5. At ngayon nga, nabalitaan ko na yung GMA ay nag-release ng bagong version ng Bolt is 5. Nakipag-team up sila sa Riot Incorporated. Yung Riot Incorporated, sila yung mga gumagawa ng effects at animation sa mga commercials at gumagawa rin sila ng mga 3D animations. Dito sila sa Pilipinas, halos lahat ng mga staffs nila ay mga Filipino. Kaya yung gagawa ng Bolt is 5 3D animation ay lahat sila Filipino. Yung setup pinagtatalunan dito kung sa Pilipinas daw ba yung location ng Bolt is 5 o sa Japan. Pero ako, sa tingin ko, Japan yung location. At malalaman natin yan pag inirelease na yung, o sinabi na yung date ng start ng palabas ng Bolt is 5. Panoodin natin yung ano yung video ng GMA. Galing ng graphics, galing ng paggagawa. Saka yung lights, yung pinagmumula ng lights sa side. Ito yung Skull Rook, yung pinaka main base ng Busenian, si Prince Sardos naglalakad. Busenian plate, inattack na yung Earth. At tingnan natin yung graphics, i-rewind natin siya ng konti. Kanyang production process, hindi isang tao lang gumagawa nito, maraming department ang nakikipag-coordinate sa bawat isa para mabuo yung isang 3D animation. Andyan yung conceptualizing, making the 3D models, texturing, rigging, lighting, setting up the camera, rendering, and so on. At magkoconcentrate tayo dito sa ano, conceptualizing at sa creating ng storyboard. Dito magbe-base kasi yung gagawa ng 3D model saka animation saka yung magse-setup ng camera. Dito sa conceptualizing saka storyboard, makikita natin dito yung action na makikita sa scene at kung ilang segundo yung requirements. Spaceship hover for a moment and then flies 5 seconds. Makikita nyo yung actions, requirements. Nakasulat dyan sa storyboard. So, from that, makakakuha ng idea yung positioning ng camera at yung mag-animate. And after that, gagawa na ng models ng mga characters. So, kung minsan nagbibigay ng sketch, from sketch, ko-convert siya sa 3D models. Kaya medyo babusisi yung paggawa nito kasi from head to foot talaga i-detalye nyo at gagawin 3D. Mula ulo, buhok, mata, ilong, tenga, yung body, kamay, buong parts ng characters. Kaya medyo hindi ganun basta-basta yung paggawa ng 3D animations. Pagkatapos niyan, i-apply yung coloring at yung texture para magmukhang realistic yung characters.
Ang pag-apply ng textures ay hindi rin na ganun kadali yan. Maraming proseso. Tinitimpla yung kanyang kulay. Based, depende dun sa ano, depende sa software na ginagamit niya. Kagaya halimbawa itong leather jacket, kung ano yung requirements na para sa character, so dapat tama yung texture na ilalagay niya. Pwedeng baguhin siya, pwedeng maging leather jacket, o pwedeng parang sa Eskimo. So, ibang department din yung gumagawa nito, hindi lang isang tao. And then, ayun, i-detali yung mata. Napaka hirap, hindi ganun kadali. Talagang takes a lot of efforts saka time. Tapos, pagkatapos ng kulayan at lagyan ng texture, pag okay na lahat, dadaling siya sa ridging animator. Yung ridging, ito yung pinaka-skeleton, no? Yung bone. Yung maglalagay siya ng plexus, parang gagawin niyang puppet yung character para gumalaw. Itetest niya lahat yung joints, plexus. Makita niyo na parang meron siya mga stick sa loob ng katawan. Iyon yung skeleton. Ngayon, yung mga joints, yan yung pivot. At na kailangan nandun siya sa tamang positions. Mahirap din yung ridging dahil dapat talaga ay ma-reach mo siya ng tama base doon sa requirements ng animation. At madetalye ito, bawat kilos o galaw ng parts dapat talaga precise siya at saka realistic. Pagkatapos ma-ridge, ma-test yung ridging, tapos ililipat naman siya sa animator. Yung animator, siya yung magse-set up ng mga movements ng characters para maging realistic din yung movement. Nakadepende yung sa nag-ridge. Saka sa animator, magko-coordinate yung dalawang department, yung nag-ridge, saka yung animator. Ngayon, may mga proseso din, pwedeng gumamit ng video reference para gayahin yung galaw ng video. Ang masyadong maproseso, bawat kilos, ire-record yan dun sa software. Yung 3D software, normally, kapag ina-animate, nire-record yung frame niya. Every frame ng galaw ay nire-record ng software. So, yun guys. And then, sumunod doon, pagkatapos na yung animation, lighting, setting up ng cameras, rendering, composition, then apply special effect, music effects, then yung final output na. Hindi basta-basta ganun lang nakakabuo ng 3D animation. So, sana guys ay may natutunan kayo at nagustuhan nyo yung video kong ito. At abangan nyo yung mga susunod ko pang video. At lagi pong tatandaan, yung sharing is caring. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless you all.